I remember a story of a general and his army na pupunta at sasabak sa isang gera. Ngayon itong kalaban nila, medyo powerful when it comes to strategies, when it comes to weapons, talagang advanced kumpara sa kanila. At habang mini-meeting ng general yung army niya, a day before the war, in short, minomotivate niya, pinapalakas niya yung loob, binibigyan niya ng mga inspirational messages. Merong isang sundalo na nagtaas ng kamay at nagsabi sa general, "Sir, imposible naman po na manalo tayo. Ang lakas nila. Tingnan nyo naman yung strategies nila. Tingnan nyo naman yung mga armas nila. Parang toy gun lang yung sa atin kumpara sa kanila. Tingnan nyo naman yung mga sundalo nila. Ang lalaki. Ang lalakas. Nakakatakot tingnan. Sir, imposible na manalo po tayo. Itinadhana na po talaga na matalo tayo sa gera na to." In short, itong sundalo na to ay naniniwala sa mga destiny, sa fate, sa ganon. So, sabi ng general, "Okay, kung naniniwala ka sa destiny, kung naniniwala ka dyan, gawin natin ito. Toss coin." Sabi ng general, "Kapag tao o heads, mananalo tayo. Kapag ibon naman o tails, siguradong matatalo na tayo." So ngayon, pumayag itong sundalo. Sabi niya, "Okay, sige, subukan natin yan." Since naniniwala siya sa tadhana, kung ano man ang lumabas dun sa toss coin, yun ang totoo mangyayari. Ngayon, pag toss coin ng general, ang lumabas, heads. Ibig sabihin, mananalo sila sigurado. Ngayon, nabuhayan ng loob yung sundalo at yung mga kasamahan niya. Sabi ng sundalo, itinadhana pala na manalo tayo. Kinabukasan, sumabak na sila sa gera. Inabot rin ng ilang linggo bago matapos ang gera. At pagkatapos ng gera, nanalo talaga sila. So kinabukasan, nag-celebrate sila, nagpakasaya sila, nag-enjoy sila maghapon dahil dun sa pagkapanalo nila. Habang yung general, nandun lang sa isang tabi, nakangiti. Tapos yung sundalo na naniniwala sa tadhana, lumapit sa kanya. Sabi niya, "Sir, bakit parang hindi po kayo nag-enjoy? Bakit parang nandyan lang po kayo sa tabi? Ba't hindi po kayo sumasali sa amin? Hindi po ba kayo masaya na nanalo tayo kahit na ganung kalalakas yung kalaban natin?" Sabi ng general, "Okay lang, masaya ako syempre, buhay tayo. Pero alam ko na naman na mangyayari. Alam ko na naman na mananalo talaga tayo." Sabi ng sundalo, "Syempre naman sir, alam rin po namin. Kasi yung toss coin, ang sabi mananalo tayo." Sabi ng general, "Hindi yun ang dahilan kung bakit alam kong mananalo tayo." Sabi ng sundalo, "Anong ibig niyo sabihin sir?" Sabi ng general, "Lumapit ka dito, may papakita ako sa'yo." Ipinakita ng general yung coin na ginamit niya pang toss coin. Lumapit yung sundalo, pinakita ng general kung ano yung meron dun sa coin. Pinakita ng general na yung coin ay baliktaran na heads o baliktaran na tao. Ibig sabihin, alam ng general na kapag tinoss coin niya yon, tao at tao pa rin ang lalabas. Nagulat yung sundalo dun sa nakita niya. Sabi ng general sa kanya, "Wala naman kasi yan sa tadhana. Pinaniwala ko lang talaga kayo na mananalo tayo, kaya tayo nanalo. Kaya kung na-experience mo yung duda, it's very normal. Lahat naman tayo nakaka-experience ng ganun at some point in our business. Even ako, dumating sa mga ganung time na nagdududa na ako sa company, nagdududa na ako sa business ko, nagdududa na ako sa team ko, nagdududa ako dun sa mga uplines ko. Ang dami ko nang pinagdududahan. Pero nung narinig ko tong kwento na to about sa isang general, dun ko na-realize na wala naman pala talaga yun dun sa mga panlabas na bagay na pinagdududahan ko. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan ko sa loob nito. So I hope I inspire you with this short, simple message. Kaya kung nagdududa ka na o nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo at sa goals mo, always remember the story of the general. Nakadepende pa rin sa paniniwala mo kung ma-achieve mo yung mga goals na gusto mo. This is Carl Serrano saying, live, love, and learn. You are born for greatness. See you next time.